Kunin natin, kainin natin. Dami dito. Ngayon dito tayo ngayon sa Puro Islet para pumunta dun sa lumulutang na, anong tawag dun, RJ? Tinablan. Ha? Tinablan. Tinablan. Tinablan ng ano? Ayan na, let's go. Punta na tayo, teka lang. Ang bababaw ng ano, photo dito ngayon. Ano kasi, low tide. Low tide, kapatid ng high tide. Kapatid ng high tide. Pag nandito si low tide, wala si high tide. Pag nandito naman si high tide, wala si low tide. Ayan, mag-ano tayo, magmumotor, aka lang magsasagwan lang. Ano kayo dun, magsasagwan. Ayan na. Napapansin nyo po medyo maalon pero kaya pa rin ang ating bangkang demotor. Medyo malapit na tayo. And doon no, may kita nyo yung ano siya, rock formation na nasa gitna ng dagat. Malapit na tayo. Ay, dami oh. Taba. Lalaki. Dami dito. Ano yun? Mata ba nila yun yung orange? Mata nila yung orange. Ayan. Oh. Ayan yung si Urchin. Si Urchin. Na masarap kainin. Ang gumalaw. Ayan. Ito. Ito. Ayan yung taba yun. Taba o. Para malaman mo yung taba. Dito o. Ito malalaki yung mga gilid mo. Yun yung parang mukha siyang starfish eh. Yan yung hindi kasi nagagalaw kasi ito ang haba ng ano niya. Hindi nagagalaw dito. Tapos yung ginagawa dyan, yung ilalim niya, binibiyak. Tapos yun yung kulay orange yung tinagayin. Isang maling apak lang. Kawawa. Jackpot ka lang. Kawawa ka dito pag natisod ka tapos napahiga. Grabe ito, dikit-dikit sila yun. Iwan ko yung ano lang. Ayan, ito yung tinatawag nilang tinablan. Nasa gitna ng dagat. Ayan yung aming piloto ng motorboat. Siya yung nasa dating vlog natin. Mapapaisip ko na kung paano napunta yung mga ganitong bato dito sa ano. Ewan ko kung dito sila na po. Alam sa science. Ayan po, yung ating kapitan. Nangunguha ng ano, tayo. Pag dito magpagawa, pupunin ka naman. Kailangan munang baliin yung ano niya. Tinik. Yung chinelas ko. Diba ano nasa yung tinik sa chinelas? Ayan. Kahit pati sa chinelas na naanohan talaga. Matusok. Yung bukal. Bukal ko. Ay! Ang taba! Ayun no. Ang taba ng laman. Yan yung kinakain nila yung orange dyan, yung sa loob ng sea urchin. Pag kumain kayo nyan, maalat-alat na matamis-tamis yung laman nyan, trap yan. Ito yung kinakain na laman ng sea urchin. Ay, mag-focus ah. Ayan. Yan yung kinakain na laman, yung orange. O yan yung orange nyan. Taba oh, tingnan mo. Masarap. Yan yung masarap kainin. Kain tayo. Yan. Diba? Ito yung laman. Sarap.
Sarap siya. Maalat-alat siya ng mani. Malinamnam. Oo. Ito ang taba, oh. Isang mali mo lang. Huli ka. Ay, nung dami dito. Puti na dito. Matanda na to. May uban na siya. Tingnan mo yung kulay puti nandito lang sa mga ano nyo. Parang star. Kumain ng ano, naman nung tayo, matakot kayo kapag napakan nyo. Pero hindi naman dapat talaga katakutan kung alam nyo yung ginagawa nyo. Pero ito, alam namin ginagawa namin. Masarap to. Ito magkakamag-anak to eh. Isang barangay sila. Isang batalyon. Ano nyo yung puti? Oh, may puti. Ah, mga ano nila? Ayun o. No. May ano sila. Tapos may kulay blue. Tignan ng ano niya, yung design niya. Yung mataw na ayun, sa yung mataw, yung sa gitna. Orange. Sa gitna. Ayan. Nahihiya. Lumalabas-labas siya. Nahihiya. Ayun, hindi mahihiyain niya. Nakalabas lagi. Oh. Baka na naman matinik ta. Balik na tayo sa bangka. Nandito na tayo sa bangka. Babalik na tayo ulit ng ano, ng puro. Amen. Ayan. Balik tayo doon. Ito na tayo ulit sa puro, tapos kukuha lang tayo ng lambat na kulay green. Amoy to, beds! Para bumalik tayo dun, tapos mauli tayo ng maraming ano, maraming sea urchin. Naintindihan ko na kung bakit paborito siya ng mga Koreano, no? Kasi malinamnam, pero kaya, dahan-dahan ka rin. Dahan-dahan ka lang, high blood ka na pag nakarami ka. Hindi, dahan-dahan ka rin. Dahan-dahan ka lang sa paghuli, pag ikaw. Pag naapiram mo yung sea urchin, kaya, alam na. Parang pares kayo na ano, book ng sea urchin, ha. Hindi naman oh. Ayan yung lambat na ano, na kailangan natin, yung kulay green. Ito yung gagamitin natin pang huli ng tayong. Ayun, ginagamit din nila to sa isda, pag yung ano. Kasi mahaba to eh. Kaya hindi makawala sa yung isda kapag tinaas mo na. Huli lahat. Muna kami ng ano, ng kidya o kalamansi, tapos diretso na tayo ulit balik doon, ha. So ayun na mga ate, mga kuya, babalik na tayo ulit doon sa Hinablan. Doon sa doon. Nandito na ulit tayo sa Hinablan, tapos kuha na tayo ng ano. Kuha na tayo ng sea urchin ulit. Nagdala na tayo ng lambat na malaki para marami tayong maiuwi at makain. Ay, nakadalawa na. May stick na lang, oh. Yan. Yan, para tanggal yung mga tinik-tinik. Ano na yung isa? Ito, gupit na. Ayan na. Kalbo. Nalibulik. Saan tayo? Kalbo. Si RJ, ang tirador ng tayo. Ayan na, oh. Kalbo na sila. Kahoy nga siya. Ako na magpapalit kay TRG. Sige ka dito. Iba yung ano nyo, ito. Hindi madaling mano. Sira. Ito. Kinain niya. Hindi alat bag ko, ha. Kitang-kita na yung mga ano.
naman doon. Ngayon na yung orange. Natatapusin yung ating vlog kasi maalo na. Ayan, napakamalakas na yung alo. Mag-high tide na din. Babalatan namin yung mga tayom na nakuha namin. Tapos, ayun na. Dito lang nagtatapos ang ating vlog, ang ating tayom vlog, ang sea urchin vlog. Ang sea urchin sa Waray ay tayom. So, ayan. Maraming salamat sa mga nanood. At sana i-click nyo yung subscribe button, yung like button, at i-share nyo na din. At maraming salamat sa pagsuporta ng vlog na ito. See you guys sa susunod. Bye!